Hi guys! Welcome to my channel. This is Simply Jackie. Ang recipe natin ngayon ay ang salmon with white beans and malunggay. Ngayon, umpisahan na natin. Mainit na yung aking paglutuhan. Kaya lagyan ko na siya ng mantika. Kasi ang gagawin natin dito, igigisa natin yung salmon para medyo bumango siya. At syempre, andito yung mga panggisa natin, yung ating sibuyas, yung ating bawang at luya, and ano, feel kong maglagay ng chili ngayon. So ayan, mainit na siya. Lagay ko na yung aking sibuyas. Actually, yung white beans natin, luto na yung seed ng white beans, luto na siya. Ready na siyang ilagay dito mamaya. Naluto ko na siya kanina. Ilagay ko na yung bawang. Pati na rin yung luya. Ayan, nagigisa na siya. At habang lumalabas yung bango ng sibuyas at luya at saka bawang, ilalagay ko na yung salmon para kasama siya sa igigisa ko. Kasi gusto ko siyang i-prito ng konti, para ma-prito siya ng konti. Yan na, nilagay na siya. Ganyan lang. I-prito lang ng konti with the onion. Ngayon naman, gagawin na natin yung malunggay. Ito yung malunggay natin. Gusto ko lang ikwento kung paano ako nagkaroon ng malunggay dito sa Israel. Ako rin naman, hindi ko inaasahan na magkaroon ako ng malunggay. Kasi akala ko hindi mabubuhay ang malunggay dito. Pero, kasi mahirap itong buhayin eh. Kasi kahit sa probinsya, kapag nagtatanim ka, parang pag hindi yata tama yung lupa, parang mapili ito eh. Parang maarte siyang itanim. Kasi, kung okay daw yung lupa, mabubuhay siya. Pero kung hindi, mamamatay. At saka may tamang month siya talaga na dapat mo siyang itanim. I think it's July. Something like that. Basta summer siya na itanim. Para, kasi yun ang season niya na dapat siyang itanim. Kaya, nagtaka ako kung bakit may nabuhay dito, kasi ang init dito sa Israel kapag mainit, tapos sobrang lamig naman pag sobrang lamig, ay kapag malamig, ay I mean pag saglamig. And yung isang friend ko kasi, nagchatting kami na magtanim, siya yung may mga napalaki ng talong. Kaya sabi niya sa akin, kung gusto kong magtanim, meron pa siyang extra. So, last week pa kami nagcha-chatting. Kaso hindi, sabi niya, punta lang ako sa bahay nila anytime, nandun lang siya. Kaso hindi kasi ako nakakalabas basta-basta. Eh, kahapon lang ako naklabas. Kaya yon, kahapon ko nakuha yung talong. Tapos, sabay, binigyan na rin niya ako ng malunggay kasi may malunggay sila. Kaya, yan ang story. Yan ang istorya kung bakit ako nagkamalunggay dito sa Israel. Na hindi ko, wala naman akong tanim. Wala kaming tanim. At saka, siguro,
ilan lang yung may tanim na ganun. Kasi, alam ko talaga mahirap mabuhay ito. Ayun, salamat naman at nabigyan niya ako. Kaya makakatikim ako ngayon ng malunggay. Thank you, Marilyn Vito, sa malunggay at sa talong. Thank you. Ngayon naman, luto na yung isang side ng salmon. Kaya, ibabaligtad ko naman siya. See, yung mga sibuyas at bawang at saka yung luya, hindi siya natutunog kasi pagkalagay ko naman ng pagkalagay ko sila, pagkahalo, ilagay ko na agad yung salmon. Kaya kahit medyo natagal habang hinihintay ko yung salmon na maluto, hindi siya natutunog, hindi natutunog yung mga bawang. Ngayon, ang mangyayari dyan, kapag luto na yung salmon sa other side niya, tanggalin ko muna yung salmon, ilalagay ko yung white beans. So, halo-halo lang muna natin sa left. Tapos, okay na ang ating salmon, kaya tanggalin ko lang sa left siya para yung white beans naman ang ilagay ko dyan sa parang ibisa ko rin. Ayan. Tanggalin ko lang muna. Tapos ilagay ko na itong white beans. Ayan. Wala na siyang tubig kasi inawasan ko yung tubig niya kasi ang gusto ko hindi siya masabaw. Ayan na, ilalagay ko na yung white beans. Para mag-isa rin siya. Kapag kasi sinama mo yung salmon dito, tapos kapag naghahalo ka, baka madudurog siya kasi hindi ko na siya prinito. Ba yung talagang prito na solid na prito, inano ko lang siya sa ginisa para magkaroon ng konting bango. Yan na. Ngayon, lalagyan ko na siya ng panlasa, yung konting, lagyan ko ng, ang tawag dito sa, sa bitchin rin to eh. Kasi, lahat naman ng, na hindi asin, bitchin rin to pa. Ang tawag nila dito sa powder na ito, dito sa Israel, ay marak off. Lagyan natin ng konting. Tapos lagyan natin ng pamienta. Gustong-gusto kong naglalagay ng pamienta kapag ako ang nagluluto. Dalihan natin. Tapos lagyan din natin ng konting asin. Para mas magkalasa pa siya. Ayan. Ngayon, ihalo na natin. Ayan na. Ito ang gusto kong kalabasan, yung dry siya. Dry siya. Ayan na siya. Kasi magkakasabaw rin naman siya kapag nilagay ko na yung lagyan natin ng konting sabaw kapag nilagay ko na yung dahon ng malunggay. Pero ang ilalagay kong sabaw ay yung milk para mas malasa siya. Gawin na natin. Since naluto naman yung beans, so gawin na natin. Ito na yung aking milk. Pero bago siya, ilagay ko muna yung dahon ng malunggay ko. Sa more than a year ko na dito, sa magto 2 years na ako dito sa Israel, ngayon lang ako nakatikim ng malunggay. Kasi mostly kasi ang nakakain ko dito eh yung repolyo lang, yung carrots, yung cauliflower. Okay na siya.
cream na. Tapos lagyan ko na siya ng milk. Pwede kang, kapag nagluluto ako dito, pwede kang maglagay ng milk kasi mura lang kasi ito eh. Kaya lagyan ko na siya. Ayan, konting milk. Sabay, itagay ko na rin yung pero ihalo ko muna. Ilagay ko na rin itong salmon. Palakasin natin yung apoy. Ilagay ko na rin itong salmon para makasipsip rin siya ng lasa ng ating recipe ngayon. Ayan. Saglit lang naman maluto itong dahon eh. Ilagay ko na yung salmon. Ayan. At saka ilagay ko na rin yung chili. Late kong pinakahuli kong nilagay itong chili kasi kapag masyado siyang maluto baka masobrahan yung pagka-chili niya eh. Kaya ganyan lang. Ayan. Kumukulo na siya. Malapit na siyang maluto. Tapos kung sa ano naman, sa kapag kayo naman ang magluto, pwede naman yung itubig nyo na lang, itubig na lang, kahit hindi naman gatas kasi hindi kasi, lalo na dyan sa Pinas, mahal ang gatas. Pero dito kasi mura lang kasi yan, kaya mas choice kung ilagay yung gatas at saka mas malasa rin siya. Pero okay lang din naman yung water, tubig na lang. Okay lang din naman. Ihalo lang ng konti. Babaligtad lang yung salmon. Ito naman kasing dahon. Tsaka salmon, saglit lang siya maluto. Kaya, hintayin lang natin ng ilang minutes. Luto na siya. Pakulukuluan lang siya. Mamaya, pwede na tayong kumain. Tcharing! Patikim lang tayo. Tukman ko lang siya ha. Kung tama ba yung nilagay kong asin? Tama ba yung baka naman nasobrahan yung alat niya or ano. Tikman natin. Beans ang gusto kong tikman. Tama lang. Hindi ko siya sinaglayan ng asukal. Pero parang may pagkamatamis siya. Ayong milk. Ayun, yun milk talaga. Naglalagay ng tamis sa recipe natin. Ayan, baligtarin lang ulit natin yung salmon. Ayan. Ayan. Luto na siya. Pwede na kumain. Kaya, kain na tayo. Yan na, kain na tayo. Pero bago yan, pray muna tayo. And Father, Son, and the Holy Spirit, Amen. Bless us, O Lord, in this day, which you are about to receive from the bounty. Thank you for this food, through Christ our Lord, Amen. Father, Son, and the Holy Spirit, Amen. Ilamin ko ng aking niluto. Nung tinikman ko kanina, lasang-lasa ko yung sili niya. Kaya, yun nga eh, kahit last ko na siyang nilagay, malakas itong sili ko. Ito ang gusto kong part talaga, yung white beets.
talagang nag-spread yung sili. Ang lakas nito. Isa lang naman yung nilagay ko. Kaso, talagang maanghang siya. Kaya, pero okay lang naman kasi ang sili rin naman ay nagpapalakas ng immune system natin. Hindi kumakain ako lagi ng sili dahil hindi sa yung rason na yun nalalakas ang immune, dahil gusto ko talaga ang hot chili, gusto ko talaga yung maanghang na kinakain. Pati sa lahat ng sausawan, pag kumakain ako sa sidewalk food, gusto ko yung sausawan na maanghang. Ngayon, tikman natin yung salmonyo. Yun. Masarap. Masarap. Ang gustong-gusto kong part ng salmon na yung binibili ni boss ko na yung ganitong salmon, yung square, yung ganyan na lang siya, wala siyang head. Ito yung part na to. Yung part ng ano ba yun? Paano ko i-term yun? Sa part ng stomach. Yun na lang. Yun ang alam kong sabihin eh. Kaya kain tayo. Masarap ang luto ko. Ngayon, na-discover ko talaga na yung gatas talaga ay nagbibigay din ng tamis. Hindi siya, yung gatas na nilagay ko, hindi siya matamis. Pero, kasi zero, ano yun eh, zero sugar siya eh. Pero, kaya kapag iniinom ko, wala siyang lasa. Pero, bagay siyang nilagay dyan. Bagay. Anong oras na dito ngayon? 11 a.m. Ngayon pa lang kakain ng breakfast ko. Ganun lang style kong kumain eh. Late na. Kasi inuuna ko muna si Lola ko. Inuuna ko muna yung alaga ko bago ang lahat. At saka nagkakape naman kasi ako ng morning. Kaya hindi ako nagugutom agad. Ngayon, feel ko lang gutom na. Tama na, kakain na ako. Sasabayan natin ng tea. Okay. That's for our video for today. So, thank you. Thank you for watching. And kung nagustuhan nyo ito or kahit hindi nyo nagustuhan, wala namang masama. Paki-like na lang. Paki-comment. Mag-comment na lang. At mag-subscribe na lang. Para sa mga hindi pa nakasubscribe. Para ma-notify kayo kung may mga susunod pa akong video. Thank you!